Diyos sa maray na hapon po sa inyo ka po, sa mga kapareyan, pinamunaan ni Father Angeles, Father Lisda, ating po madre, sa mga sundalo, sa mga polis, sa mga member po ng PPCRB. Nabatang din po si Mayor 12 minuto. Doon po sa Mercedes, pag ako na-meeting, pag i-introduce ako ni Kaloy, 15 minuto si Kaloy. Kaya natin po ako 10 minuto na lang. Ang aking po mga platforma at gobyerno, una po sa edukasyon. Dito po sa 15th Congress, ako po yung naghahari ng isang bill, converting the Camarines Norte State College to Camarines Norte State University. Pending po yun. Ang hirap lamang po, ang daming hinihinging requirement ng Commission on Higher Education. Pinadala na po sa CNSC, pero hanggang ngayon, hindi pa nagagawa. Kaya pending. Aking pong hinabalak na yung bill na yan, isusulong ko po muli sa 16th Congress. Tapos po'y naniniwala na yung malaking tulong sa ating mga estudyante. Maraming kurso na dito sa ating probinsya. Hindi na pupunta sa Naga, Caligaspe, sa Manila. Ang nakaka-ekonomiya po ang kanilang mga magulang. Wala nang travel sa Manila. Kaya, yan po. Yan po ay aking susunod. Sa ngayon po, mayroon akong 2,000 scholars all over Camarines Norte, Bicol speaking. Nagkausap ko po ang aking mga kasamahan sa Kongreso. 286 po kami sa Kongreso ngayon. Lumalabas po ang inyong kaibigan, si Jimin Palotes. Ako po ang pinakamaraming scholars galing sa PDAP. So, ang binabayad ko po, 20 million pesos taon-taon. Out of 30 million, 20 million po ibinigay ko sa ating mga kabata at sa ating mga kabataan. At ang aking pong ginawa, hindi po sa poblasyon ng Dai, Insons, Talisay, ang aking pong ginawa, lahat ng barangay dito sa Bicol, 135, binigyan ko po ng 10. Kaya po, kasi po, noong ko umiikot, napansin ko, may mga barangay dito sa atin, lahat din sa Kubundo, ng San Antonio. Yan po sa Playa, ng Mercedes, yung malalang lugar, sa Lano. Yan po sa Galawas. Pag-alaman ko po na maraming barangay na walang mga pumapasok sa kulay yung estudyante. Minabuti ko po na ilagay ang aking PDAP yan sa scholarship fund at ngayon po lahat ng barangay sa atin mayroon ng estudyante at ako po ay natutuwa. Tuwan-tuwa ako sapagkat lahat yung panahon lahat ng barangay sa atin mayroong profesional makakatulong sa kanilang komunidad, isang maestra, isang accountant, isang engineer. Kaya yan po ay aking ipagpapatuloy sa mga darating na panahon. Ako po ay naging co-author ni Congressman Tinio na ang salary ng mga maestra ay itaas from grade 12 to grade 16. Yan po ay hindi na naman palagay kumakuhan ngayon ng 15 Congress. Kaya muli po, isusulong ko yan. Muli po, kapasapin ko ang principal author, si Congressman Tinio. Pagpatuloy namin sapagkat kailangan po ng ating mga guro na madagdagan ang kanilang mga sahod. Ang aking pong heart PDAP, yung pong ginagamit sa infrastruktura. Marami pong ginamit na pong pundo para school building. School building. Ay ba po, kasi ang pundo lamang galing pagpagawa ng school building, karami ang galing sa DPWA, galing sa DPWA, kulang. Yung po sa aking PDAP, ginagamit ko pa. Itinutulong ko po
maisuro ng edukasyon ng ating mga kabataan. Pero nga po, plataforma ni Gobyerno ko po tungkol sa turismo. Ako po'y naniniwala na ang ating ekonomiya tataas. Ito lamang pag-asa ng ating lalamigan, ng Kamari Distorte. Kung ang ating turismo ay mabibigyan po ng talagang tulong ng gobyerno, tayo lahat magtulong-tulong para sa turismo ng ating probinsya. Alam po ninyo ngayon, ang Galagos Group of Island, hindi lamang sa ating probinsya, sa ating bansa, sa buong mundo na po, kilala ang Galagos Group of Island. Mas maganda pa sa Boracay. Subalit, hindi makapunta roon ang karamihan ng mga turista sapagkat kulang ang pasilidad eh. Kaya po, ngayong General Appropriations Act, nalagyan ko po ng 50 million, ang natutuhanan po, inabot na ng election fund, 50 million, magkakaroon po ng passenger port doon po sa Mangkawayan Island. Binisita na po ng DOTC, i-implement na, inabot lamang ng election fund. At complementary to the passenger po, nakalagay din po ako sa, nakausap ko po, ang Philippine Ports Authority, si General Manager Boy Santana, maglalagay din po ng puerto dyan sa Mandigbibin Zone. 50 million. Siguradong-sigurado po yan. Inabot din na ng election fund. 50 million. Kaya mangyayari po, 50 million passenger port dito sa Mandigbibin, Kalsur, Kalangawan Sur, at 50 million po doon sa Mangkawayan Island na yan po ay isamahan sa Galagos Group of Island. Ngayon po, para po mas maganda kasi yung Mandigbibis eh malayo na yun. Ako po ay nakahingi na ilagay din po ito sa GAA, General Appropriations Act. 80 million, 30 million last year, tapos na po. Kongretong kalsada papunta po. Nagsimula po dyan sa Del Carmen, ng Talisay, papunta sa Santa Elena, Talisay, patuloy po sa Mantip. Pagkatapos po, ngayon, kulang yung 30 million, meron 50 million, iniimplementar na po. Yan po sa Mangkamagong. Pinabisita ko na po yan sa PPA. Pwede maglagay ng maliit na puerto. Ang tawag nila maliit na puerto. Sapagkat mayroon tayong isla. Kalingo, Apuaw, Kinapagyan. Pwede maging tourism patch. Yun lang nga, walang pasilidad. Kaya, yun po ang sabi na PPA pwede sa Mangkamagong maglagay ng small passenger po na bisita ko na rin ang Kayukyukan, pinabisita ko na Panguan, hindi pwede, pinabisita ko ang Lalawigan, hindi ko pwede. Sa Mangkamagong po, pag nanginanin po yan, muli nga lang po, ang turismo doon sa tatlong isla ng Mercedes, makakatulong po sa ating probinsya, sapagkat yan po ang turismo, talagang totoo, hotel, restaurant, lahat po yung mga site, yung mga sari-sari store, matutulungan po yan. Pangalawa po, itong dati ni 16 Congress, hihingin ko po na i-upgrade itong ating airport. Totoo po, may airport tayo, hindi operational. Pero dahil nga po, kung ang PPA nga, kung DOTC, ay interesado na sa ating turismo sa pamamagitan ng paggawa ng passenger port. Ito po, palagay ko, interesado na rin sila at nagpapunta rin dito, nag-inspection na rin. I-upgrade po yan sapagkat totoo, although operational, maliit po yung sa ating airport. Ayan. Pagkato po sa infrastruktura, alam po ninyo, tatlong bills ang naipapasa ko sa Kongreso. Ngayon, nasa Malacanang for signing. March 26, pinadala. Ngayon, April 26 po ay
yun ay pirmahan o hindi na ating presidente, yun ay magiginang batas. Ano po yun? Importante masyado. Yung pong kalsada, mula baso hanggang magamadong, hanggang mudong sa langit. Yan po ngayon ang klasifikasyon niyan tatlo. Mayroon barangay road, may provincial road, mayroon municipal road. Kaya bako-bako sinasira. Ngayon, para magpaganda po yan, complement our tourism effort. Napaprogramo po sa Kongreso, sa House of Representatives, sa Senate. Yan po ngayon ay national secondary road na. Kaya simula po ngayong taon, simula sa taong 2014 onward, ang magpapagawa na po niyan ang DPWH. Pag DPWH yung nagpagawa po niyan, lalapat ang kalsada. Lalapat po ang kalsada. O, ito na po. Alam po ninyo, natalo ang RHB. Pero pinagmamalagin ko po. Pinagmamalagin ko po, si Rado Katoliko, si Jimmy Panotes. Nagboto ako laban sa RHB. Natalo po ang RHB. Natalo ang RHB sa Kongreso. Pero, batas na po yan. Pero, tuloy ang ating laban. Pangunguna ni Bishop Gilberto, ni Bishop Garcia Ratito, tuloy po ang laban. Sa mga dadating araw, marami pong palalabanan tayo. Lalabas ang mga pangit na mukha ng diborsyo. Lalabas ang pangit na mukha ng abortion. Magkakatiyak po kayo sa mga seminarista. Magkakatiyak po kayo si Iling Panote. Ako po, palaging kumpleto. Salamat po.